Libo-libong customer Manila Water sa tatlong bayan sa Rizal ang naperwisyo ng mabaho at madilaw na tubig mula sa gripo. Dahil dyan, umihirit ng refund ang ilang customer. Ang paliwanag ng Manila Water sa pagsaksi ni Maki Pulido. Parang kami kanal na kalawang namin lupa na ano. Mag-iisang linggo ng problema ng ilang customer ng Manila Water ang madilaw at mabahong tubig gripo sa mga bayan ng Angono, Binangonan at Cardona sa Rizal. Nasa 18,000 service connections ang apektado. Ang anak ni Jenny nagkasugat sa braso dahil sa pangangati na ipanligo raw ang tubig. Di na rin po ako nakatulog nun sa sobrang kati. Ang init po kasi pag di nakakaligo, kaya po tinitiis na lang po. Pero wala naman daw silang choice. Napapagastos na nga raw sila sa pagbili ng purified water para sa pang-inom, pangluto at panghugas. Kaya ang maliliit na negosyante gaya ni Jessica, nag-aalala na rin. Kinakatakot ko pong malugi yung negosyo ko. So, sobrang laki po ng effect na nito sa amin. Kaya nga po sana, bumalik ko sa dati. Paliwanag ng Manila Water, tumindi ang algae o lumot sa Laguna Lake na pinagkukunan ng water supply dahil sa biglang pag-ulan matapos ang sobrang init na panahon. Hindi raw ito kinaya ng Cardona Water Treatment Plant. Meron naman tayong mga chemicals na pang-treat, pang-alis yan, pero dahil medyo mataas niya yung level ng mga organisms na hindi ito kaya ngayon. So unti-unti tayo magdadagdag nun sa ating treatment process hanggang sa ma-address yung quality na nilalabas sa Cardona Treatment Plant. Sinabi rin ng Manila Water na pasado sa parameters ang tubig gripo kaya baka hindi raw tubig ang dahilan ng pangangati ng ilang residente. Umasa naman siya doon sa lahat ng parameters na sinusukan ng ating ng DOH to the Philippine National Standards for Drinking Water. Sabi ng Manila Water, simula ngayong araw, unti-unti nang babalik sa normal ang kalidad ng tubig. Sa halip na sa Laguna Lake, sa Angat daw muna magmumula ang isusupply na tubig. Pero dahil napagastos na sila, sabi ng ilang customer, dapat ibawas ito sa kanilang bill. Kaya mari, kumbaga, dapat nga wala na kami bayad ng ganyan. Dahil wala hindi naman namin na mapakinabangan ninyo. Ang sabi ng Manila Water, depende ito sa desisyon ng MWSS Regulatory Office. Iniimbestigahan na ito ng MWSS at depende sa resulta nito kung makakatanggap ng refund ang mga apektadong customer. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.